Nahuli naman sa isinagawang bypass operation sa Tawi-Tawi ang tatlong drug personalities sa barangay Poblasyon Bunggaw, Tawi-Tawi. Mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu nakuha mula sa mga suspect. May detalye si Cherry May Lascunya. Naaresto sa isinagawang drug bypass operation ng tatlong hindi na pinangalan ng drug personality sa barangay Poblasyon, Bunggaw, Tawi-Tawi. Nakumpiska ng otoridad mula sa tatlong drug personalities ang 15 na transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na may bigat na 15 na gramo at nagkakahalaga ng 102,000 pesos. At ang 84 na plastic na straw na niripak na shabu na may bigat na 4.2 gramo at nagkakahalaga ito ng 28,560 pesos. Nakuha rin sa kanilang posisyon ang isang cellular phone at iba't ibang mga drug paraphernalia at ang 100 peso bill na ginamit bilang bypassed money. Dinala na sa Bunggaw Municipal Police Station ang tatlong drug suspect at ang mga na-recover ng mga item para sa karagdagang investigasyon at proper disposition. Mula rito sa Zamboanga City, para sa Eagle News, Cherry May Lascunye will live in interesting times. Arestado ang 4 na tulak ng droga sa pinagsanib na pwersang operasyon ng PDEA at Regional Drug Enforcement Unit sa Pagadian City. May detalye si Eric Bachelier. Arestado ang 4 na lalaking ito matapos mabilhan ng pinaniniwalang droga o shabu sa ikinasang drug operation ng PDEA at Regional Drug Enforcement Unit dito sa Pagadian City. Pinaplanuhan ng operatiba kung paano arestuhin ang suspect, ngunit kumagat ito sa paing sa pamamagitan ng isang undercover agent. Naaresto sina Olimpio Nasilia Ignario, Jamal Gausil Calib, Adriano Nano Balukan at ang estudyanteng si Benjamin Awa Flores na nakuhanan ng 12 sachet na suspected shabu na tinatayang aabot halos 70,000 piso kung pagbabasehan ng market value. Nakumpiska din ang mga drug paraphernalia, 1,000 peso bill na bypass money, 2 bala at isang 38 revolver na baril. Maaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect habang nasa kustodiya na ito ng PNP at kasalukuyang inayos ang mga dokumento para sa tamang disposisyon. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, we live in interesting times.